Kakayanin bang makasurvive sa ibang bansang hindi nakapag-Tagalog at Ingles ng walang pera within 24 hours? 10 a.m. na ng umaga at sisimulan na natin officially ang ating surviving 24 hours dito sa Bangkok. Okay, samahan niyo ako kung kaya ba natin. Natin muna maghanap ng tubig. Tsaka mamaya, maghanap tayo ng mahihinga ng tulong dito para sa pagkain natin sa lunch. Yun yung goal muna natin, yung tubig muna. Habang naghahanap ako ng pwedeng mahinga ng tubig, ay nadaanan ko ang isang tourist spot sa checklist natin. Ito ang Wat Pho, or mas kilala sa pangalang Temple of the Reclining Buddha. Isa sa mga pinakasikat na tourist attraction dito sa Bangkok. Sa di kalayuan ay nadaanan ko rin ang pinakasikat na palasyo sa Thailand. Ito ang Wat Prakeu, or tinatawag nilang Grand Palace. Sakto, meron akong nakitang nagtitinda ng tubig. Pero dito ko na pala ma-encounter ang unang problema sa challenge na to. Meron ako nadaan ng store. Ang nakalagay sa menu nila, puro naka-Thai. Hindi nila ako maintindihan kasi hindi lahat dito nakakapag-English. Paano ko explain sa kanila na kailangan ko ng tubig, pagkain, at matutuluyan ngayong gabi? Kahit sobrang pagod at uhaw na uhaw dahil sa init, hindi pa rin ako tumigil sa paghahanap ng pwedeng tumulong sa akin. So yun guys, magto 2 hours na. Wala pa rin ako nakakausap na pwede tumulong sa akin. Pero kailangan natin makahanap ng marunong mag-English kasi pagod na ako, grabe. Kasi hindi ko kaya. At sa di inaasang pagkakataon ay dumating na nga ang unang blessing natin. Can you help me like just to buy a water? You wanna buy water, right? Yes. Where are you from? I'm from the Philippines. Philippines. What's your name? My name is Max. Max, hi Max. How are you? Oh my god, thank you so much. Welcome. Thank you. Take care. See you. Then guys, meron tayong nahanap guys. Meron tayong 20 baht, so makakabili na tayo ng tubig. Dahil meron na tayong 20 baht or 30 pesos, ay agad akong pumunta sa malapit na 7-Eleven para bumili ng makakain. So meron tayong tubig. Yan. So yung next task natin guys is kailangan natin maghanap ng fountain para maka-refill tayo ng tubig. Sa kalagitnaan ng pag-film ko ay di ko mapigilan tumawa sa reaksyon ni Kuya nang makita niya may camera sa daan. Wala pa rin tayong mahanap na fountain para refillan ng tubig. Time check natin, 3:01 na guys. Kailangan natin makahanap ng matutulugan para mamayang gabi. Dahil malapit nang dumilim, nag-multitasking na ako. Habang pinupuntahan ko ang mga tourist spot, naghahanap na din ako ng iba pang pwedeng tumulong sa akin doon. Hello, can you speak English? Yes, thank you. Speak English? Это путешествовать без денег, как раньше день. Can you speak English? It's okay. Huwag tayong sumuko. Push lang. Laban. Yeah. Guys, alas 4 na. Wala pa rin akong mahanap. Hindi ko alam kung makakuha tayo ng dinner o makahanap tayo ng matutulugan. Sa point na to ay nawala na ako ng pag-asang makahanap ng tulong. Hanggang sa may nakita ko isang stall na may nakasulat na YouTube. Try to survive 24 hours here in Bangkok with no money. I'm just relying from the kindness of Thai people. Is it okay if I ask help from you? Actually, like free food over there. Free food? Yeah. But I'm not Thai, is it okay? Yeah, that's fine because they are like, oh my god, thank you so much. Sobrang na-amaze ako sa mga taga dito kasi wala silang pinagkaiba sa mga Pilipino. Pagdating sa tulong, kahit sino basta kailangan mo, ibibigay agad nila sa iyo. Meron na tayong dinner at dito tayong kakain sa yun. Yan guys, tapos na natin yung dinner. So ngayon yung last na problema natin. Kailangan natin makahanap ng lugar na safe kung saan tayo pwede magpalipas ng gabi. Kung wala tayong mahanap, kailangan ko magpuyat, hindi ako matutulog hanggang umaga. Dumidilim na. Kita nyo naman, wala na masyadong tao kasi nga, curfew, 3 hours na lang. Nasa loob na lahat ng bahay yung mga tao. Kaya kailangan ko na makahanap asap kasi pag hindi, mahuli talaga ako dito. Meron ako nahanap na lugar dito. Dito siya sa ilalim ng tulay. Mga nakikita akong mga natutulog dito nagsistay. Dito ako magpapalipas ng gabi. At least siguradong safe dito kasi katabi lang siya ng government office. At dito tayo matutulog. Pahinga muna ako guys. At sa kalagitnaan ng aking pagpapahinga, ay meron naman palang darating na problema. Guys, sorry. May lasing. Parang hindi tayo safe dito. Okay. Oh my god.
tulog na sana ako kasi baka hindi tayo pwede dito. Hanap tayo ng ibang pwesto. No. Wala na natin umalis kasi mahirap na. Lumipat na ako dito. Dito na lang ako siguro magstay. Dito na lang tayo sa may malapit sa tubig. Dito kasi may bubong. Ayoko na lumabas pa kasi delikado na. Kung akala nyo makakapagpahinga na ako, nagkakamali kayo. So makitaw guys kasi ang ingay din dun sa baba. Mamaya na lang ako babalik pag umalis na yung mga namiminwit. Dahil sa sobrang ingay, naisipan kong umakyat na lang para magpalipas ng oras. Ito na lang dala natin yung jacket. Sobrang lamig. Oh my god. Guys, bumalik na ako sa pwesto natin kanina. Kita-kits tayo bukas. Good night. Oh. Good morning. Oh my god. 5:49. 4 hours na lang natapos na tong challenge na to. So ngayon, pupunta tayo dun sa taas. Dahil malapit na matapos ang challenge na to, sinulit ko na ang oras para enjoyin ang view ng Chao Phraya River. Sobrang dami kong natutunan sa challenge na to. Isa na dito ang pagpapahalaga kung anong meron tayo. Maliit man o malaki, blessing is blessing. Huwag tayo sumuko agad sa mga problema. At higit sa lahat, kahit saan man tayo sa mundo, meron at merong mababait na tao para tulungan tayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! We finally survived guys! Na-survive natin 24 hours challenge!